Galit na kay Marcos Jr., sina Badoy at kay Eric ng LCAC. Habang mainit na issue, halos laman pa rin ngayon ng mga komentaryo yung mga balibalita ng destabilisasyon. Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Pinanood ko itong mga pinagsasabi nitong yan, yung kalbo na yan. Yan si, yun yung, di ba, yan yung ka-Eric daw siya eh. Kasamahan niya ni Lorraine Badoy sa programa ng SMNI. Mga dating miyembro yan, mga dating mga ano yan, tagapagsalita ng LCAC, yung National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Siyempre, mga ano yan, nung eleksyon, supporter siya ni Marcos Jr. Grabe yan, pati si VP Lenin, nirentag ng mga yan. Tapos nung nagsisimula si Marcos, suportado nila. O ngayon, kinalaunan, dumidistansya na kay Marcos Jr. At ngayon, maaanghang na salita na ang binitiwan nitong ni Ka-Eric. Ano bang nangyayari? Ha? Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Ha? Parang dumarami yata ang nagkakadisgusto kay Marcos Jr. Ano? Ano bang nangyayari? Kontrolado niya pa ba ang sitwasyon? Mga diehard niya yan, mga panatiko yan sa kanya nung eleksyon. Ha? Kung makapag red tag yung mga yan kay VP Lenny, yung si Lorraine Badoy at saka si itong Ka-Eric na to, sagad, di ba? Kaya nga ginamit nila yung issue na si VP Lenny daw ay may koneksyon sa mga komunista para masira si VP Lenny. Pero ngayon, biglang kambyada, oh. Ipapanood ko sa inyo, panoorin yung mga kabunyog, yung video. Grabe, grabe ang pinagsasabi. Latest yon, ngayon lang. Ngayon lang. Napapasabay dyan sa issue na yan ng mga demoralisasyon sa hanay ng AFP. Ha? At ngayong araw, di ba? O kahapon, nag-resign. Nag-resign na ang sa Secretary ng Department of National Defense, si Faustino. Hmm? Pinalitan na siya ni Galvez. Kaya matindi. Tapos ito naman ngayon, nakita ko, maaanghang ang mga salita nitong Ka-Eric. Ano? Ah, mga tao to ni Duterte. Ah, mga maka-Duterte to. Pero nung election, maka-Marcos sila. Pero ngayon, biglang ano, kambyada. Shout out natin. Ano? Shout out kay Margie Hiruta. Yan. Kumusta po kayo, Kabunyog Margie? So, napapansin natin, ano? Sabi ni Nuno Vicpas, ayan na, Unity, sige kayo na maglaban-laban. Manunood lang kami dito sa tabi. Yun na nga eh. Ha? Tapos sasabihin ni Roque, ha? Tayo daw ang ano, parang kinakantsawan tayo na hindi naman daw nagkakaroon ng kudeta, kaya ano daw tayo, manginig daw tayo. Bakit? Tayo ba yung nagkikreate ng kaguluhan nila? Di ba? Ha, mga kabunyog, ito namang si Roque. Sip-sip kay Marcos Jr. ano? Ano namang pakialam natin dyan? Tayo, wala naman tayong kinakampihan sa mga yan. Bakit? Kung magkakudita ba, magagabago ng Pilipinas? Wala naman tayong pakialam dyan. Bahala sila kung magkudita sila, di ba? Sabi nga ni Nuno Vicpas, yan, sige lang kayo, manunood lang kami. Pero ang nakakaano dito mga kabunyog, kaya ang tanong ko, ano bang nangyari? Dati napakasagad-saring makamarkos nito ni nitong Ka-Eric na to at saka si Lorraine Badoy. Pero panuorin niyo mamay. Grabe, mga kabunyog. Hindi niyo iisipin na sasabihin nila yan kay Marcos Jr. Kung makarating man yan kay Marcos Jr., syempre medyo ano yan, lalong lalalim ang lamat ng mga ano to, nitong mga unitives na to. Palalim ng palalim ang bitak. Yung bitak sa kanila, ha? Palalim ng palalim mga kabunyog. Sinabi na nga ba natin, hindi magtatagal magkakaroon ng mga bitak ng mga cracks sa loob ng ano na yan. Yung mga yung LCAC na yan, yung National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, yung mga nagre-red tag na yan, ha? Duterte yan, tapos Marcos yan. Pati yung mga si VP Lenny, nirentag niyan, ikinunek niyan sa mga CPP and PNDF para masira si VP Lenny. Dahil supportado nila si Marcos. Ngayon biglang
inaano nila, inaatake nila si Marcos. Panoorin niyo na. Oh, hindi na natin maihintay. Ha? Panoorin niyo ito, mga kabunyo. Sir Baharin, ayaw man naming sabihin pero nararapat na sabihin. Lumalabas kasi ang mga balita at una naming babanggitin sa SMNI na Pakonsuelo de Bobo lang ang sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na sinusuportahan niya ang NTPLCAC. In fact, wala siyang pakialam sa NTPLCAC. May pakialam siya doon sa sinasabi niyang mga programa sa kanyang pang-ekonomiya ng mga programa pero hindi tumutugma sa kung ano ang security direction ng ating programa sa NTPLCAC. So, kung ganito ang mangyayari, sir, at para bagang ang presidente ay hinog sa pilit ang kanyang puso sa NTPLCAC, laway lang at puro postura at forma, hindi naman nangyayari sa ground. Eh, talaga namang hindi lang si Clarita Carlos ang sisingilin ng mamamayan dito. Sisingilin siya ng taong bayan dito. Ito ay naging campaign slogan at campaign call niya. Ito ay naging daan ng kanyang panawagan para magkaisa ang mamamayan. Subalit ngayon lumalabas ng NTPLCAC ay isa sa kanyang mga pinababayaan na mga programa. At malinaw na ang ating Pangulo ay walang malasakit kung tutuusin sa NTPLCAC sapagkat ito dapat ang kanyang primary program sa dapat ipinapatupad. We don't want you to put on the spotlight Colonel Baharin, but ito ay sentimiento ng mamamayan para marinig mo rin at bilang nasa NTPLCAC na kami na didismaya, Brother Franco, sa ganitong pangyayari. Anong masasabi mo dito, Colonel Baharin? Kung mayroon ka mang may sabi, alam kong ayaw naming ilagay ka sa spotlight, pero lumalabas na laway lang ang at pagkukunwari ang kagustuhan ni Pangulong Bongbong Marcos para sa NTPLCAC. O, kita nyo. Ha? Ano, sabi nitong ka-Eric na to, hindi naman daw talaga totoong sinusuportahan ni Marcos Jr. ng presidente ng Pilipinas. Ha? Galit sila kay Marcos. Sa laway lang daw, ha? Narinig nyo. Hindi ito fake news. Ah, ito na naman. May magsasabi na naman dito. Ikaw, Attorney Enzo, ginagatungan mo naman ang ano na yan. Hindi naman totoong galit sila kay Marcos Jr. Narinig nyo naman. Sabi ni nitong ka-Eric, sabi niya, laway lang daw yung sinasabi ni Marcos Jr. na suportado niya ang LCAC. Ang totoo daw, wala naman talaga. Hindi naman daw talaga suportado ni Marcos Jr. ang LCAC. Siguro, nare-realize ni Marcos, wala naman tong LCAC na to. Nagamit niya na eh. O, naredtag na ng mga ito si BP Leni. O, nakaupo na siyang presidente. Sinira na nila si BP Leni. Pero kay Marcos Jr. siguro, iniisip niya rin, bakit ang laki-laki ng budget niyan? 10 billion. Mas kailangan ko ang pera kaysa dyan sa LCAC na yan. Di ba? Kaya umaalma itong, alam nyo, ang pinagngingit-ngit nitong kalbo, itong ka-Eric, kasi yung 10 billion na budget, binawasan pala. Mga kabunyog, kaya galit na galit siya. Pero itong official ng LCAC, yung nasa kanan, kasi sila itong ka-Eric sa Kasibadoy, wala na, inalis na sa LCAC ni Clarita Carlos. Oh, kasi nga, mga red tagger to, ay si Clarita Carlos, medyo professional yan, UP yan eh. Academy yan, Dr. Lord Clarita Carlos. Siyempre ayaw niya ring siya na yung head ng National Security Advisor. Siya na ang National Security Advisor. Tapos nang re-red tag. So siyempre, pinapangalagaan din ni Clarita Carlos yung imahin niya. Ay ano siya? Dr. Clarita Carlos. Siyempre, for professional. Ngayon, itong si Badoy, magsasalita yan mamaya, maririnig nyo. Saka itong kalbo, panahon ni Duterte, ito yung mga LCAC, ay tinanggal ito ni Carlos eh. Pero itong nasa kanan, yung colonel na yan, naiwan pa sa LCAC. Ang kinikwento nito ni Paharin, yung nasa kanan, yung dati daw na budget na 10 billion, pag perma daw ni Marcos, binawasan, ginawa yatang 6.3 billion na lang. 6.3 billion. Kaya galit itong ka-Eric, sabi niya, bakit binawasan niya? Di ba 10 billion na uli yan? Bakit? Alam ko, binalik na yan ng Kongreso sa 10 billion eh. Tapos binawasan pala ni Marcos. Ano bang klase siya? Kaya actually, ang pinag-aawayan, pera. Oh. Kaya, in short, ang bottom line, pera. Nagingit-ngit itong mga sila ka-Eric at saka itong si Badoy kasi yung 10 billion, binawasan ni Marcos. Ginawang 6.3 billion. Anyway, pakinggan niyo uli.
Kay Rick, ang NTMLK kay suportado ng ating presidente. It so happened na yung pag-aproba ng budget ay wala na kasi sa control din niya ito. Nandun na rin sa Senado at saka Kongreso. So gustuhin man niyang ipa-approve yung 10 billion na yan. Pero pagdating naman doon sa Senado at sa Kongreso, ay sila naman yung nag-cut mismo. So palagay ko nakatali rin yung kamay ng ating commander ng NTFL-CAC sa ganun na sitwasyon na kaya rin. Pinagtatanggol nito ni Paharin kasi siyempre siya incumbent. Nakaupo pa siya eh. Itong sila Badoy, sinipa na sa kayong ka-Eric ni Clarita Carlos. Kaya galit sila kay Clarita Carlos. Pero ito, si Pahari, nakaupo pa. Siyempre, pinagtatanggol niya kahit papano si Marcos. Ang sabi niya, hindi naman masisisi si Marcos Jr. kasi yung Kongreso yung nagtanggal. Sabi niya, o sige, panoorin niyo ulit. Say something ha, na kasi lagi sinasabi, no, maraming salamat at binigyan niyo kami ng 6 billion, 6 million, ganyan. I want to change the minds of our people. Huwag kayong magpapasalamat pag ginagawa ng gobyerno ang trabaho niya. Dahil itong ang gobyerno ay binabayaran, no? Yan ang trabaho, yan ang sinumpaan. Nobody stuck a gun to their heads, no? Para magtrabaho sa gobyerno. Tayo ay magmaniningil sa gobyerno. Ang sinabi ninyo, magsisilbi kayo. Ang sinabi ninyo, ang pangako at ang responsibilidad at ang obligasyon ng gobyerno ay magtayo ng mga eskwela, ng farm to market roads, no? I am not with Eric yet, no, when it comes to about the president, no. I still think like may Director Baharin that tali ang kamay niya dito, no. And yet there is a part of me that's very very disappointed kasi sa totoo lang, no, ang NTFL-CAC nakita naman natin, no, na hindi ito trabaho. Ano, hindi ito trabaho, kahit hindi mo kang may bayaran dito, gagawin natin ito para matapos. Sa madaling salita, na ito yung nangyayaring ito, it's really breaking our hearts kasi dun sa nagdaang administrasyon, landmark yung accomplishments na nagawa ng good governance. No? At ang sinabi sa atin na maliwanag, and yung, this is Director Baharin, if you'll bear this out mo, na ang solution dito ay good governance, magsilbi para matapos ito. And now we're not doing it to the extent that we can. Yeah. No, so this is the part that really is breaking our hearts here kasi we were the ones that are on the ground and like you, nakita natin, nakilala natin ang mga kababayan natin at for me that I've worked with the poor all my life, I could not find the words and I'm a writer. I could not find the words, the kind of poverty that I saw pag ang CPP-NPA na ang nag-biktima sa inyo lampas limang dekada. Claro. Ako, Ma'am Lorraine, Brother Franco, I cannot hold myself. I know. The buck stops with the president. Yeah. And we have received information, reliable information, na pinapasakay lang tayo ni Pangulong Bongbong Marcos pagdating sa NTFL-CAC. Iba ang kanyang direksyon. Iba ang kanyang gustong mangyari. At hindi siya sold out sa NTFL-CAC. The fact na kinakapon ang pundo nito, huwag mong sisihin ang taong bayan pag mawalan sila ng katinuan sa iyong direksyon na parang pinapasakay mo ang mamamayan, Pangulong Bongbong Marcos. Sinabi mo na ipagpapatuloy mo ang napakagandang programa na National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Pero ang pundo kinakapon nyo, dinaya nyo ang taong bayan eh. Pinasakay nyo sila. I mean, we don't want to put Colonel Baharin on spotlight, pero sinabi na niya, magbabalik at magre-rebound ang CPP, NPA, NDF. At huwag mong sisihin ang Armed Forces, Pangulong Bongbong Marcos, sisihin mong sarili mo. Kung wala kang tiwala pala sa NTFL-CAC, dapat sinabi mo, ay napakaliit na pundo na, kinakapon pa, at kayo'y tahimik lang, pinasakay nyo ang taong bayan. Nakakaiyak talaga kasi napakaliit na pundo. Mm. Na para bagang ano lang yan eh, tira-tira lang yan eh, yung binibigay natin. At ano, kung ako sa gobyerno, which is how I felt when I was there, nakakahiya. Yes. Nakakahiya talaga, nahaharap ka sa kanila. At ganun-ganun lang. And you can see their gratitude. Talagang naiiyak sila na kung magkakaroon na kami ng tubig. Tapos hindi mo pa ibigay. Mm. Di ba pinaasa mo pa, like Sir was saying, no, and Eric and Franco, yung AFP ang nakaharap dyan. Sila yung and local chief na pinangakuan na yung kapiranggot na 10 million, di ba? Yung pala hindi mo rin ibibigay. Wala. Di ba? Ano ba? Wala ba kayong mga puso? Ma'am Lorraine, nakikita natin halos maiyak dito, Brother Franco, si Mayor Buler ng Matuginaw, Northern Samar, Sir Baharin. Ano ba naman yan?
At huwag na tayong maghanapan ng mga dapat singilin kung bakit na ganitong nangyayari sa NTPLCAC. Si Clarita Carlos, alam natin, pang-teacher lang yan eh. Pang-classroom yan. Inilagay siya ni Bongbong Marcos dyan, ni Pangulo. Very Bongbong useless. Marcos. The most useless. Eh ngayon, in-retain niya na, may problema na tayo dyan. Ngayon, pati ang pundo, kinakapon pa nila. Ay, aba. Mukhang you are giving the formula for the CPP, NPA, and debt to rebound and recover. Pangulong Bongbong Marcos, with the way you are running National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. But Eric, nonetheless, pero, yeah. Eric, no? Yeah, Brother Franco. Napanood niyo mga kabunyog. Galit sila kay Marcos. Pero, ang nakakalungkot dyan, galit sila kay Marcos kasi kinaltasan yung budget ng LCAC. Natama lang naman. Ha? Sabi ni Rodolfo Moreno, hala, ano yan? Iba na ang tono ngayon ng mga salita nila. Yun na nga eh. Nagagalit sila kasi binawasan yung budget yung LCAC. In the first place, hindi naman sila na miyembro ng LCAC, itong dalawang to. Si Badoy, sa kayang kalbo, wala na yan sa LCAC. Sinipan sila ni Carlos eh. Ha? Baka ano, baka yung mga nakaupo sa LCAC, may usapan pa sila, ah, huwag kayong mag-alala. Kahit wala na kayo sa LCAC, basta ipagtanggol nyo yung LCAC, gamitin nyo yung SMNI ni Kibuloy, yung istasyon niya, suportahan nyo yung mga programa ng LCAC, mayroon pa rin kayo, aabutin pa rin kayo. Oh, kaya nangangalaiti yata itong dalawa na to, itong si Badoy sa kayang Eka Eric, kahit wala na sila sa LCAC, oh, bakit ba masyado silang ano, nangangalaiti? Itong ang nakaupo na itong Cornel eh, yung Paharin, Baharin ba yan? Sabi niya na nga, okay naman daw, suportado naman daw ni Marcos Jr. yung LCAC, mayroon pa rin daw naman pondo. Kaya lang, from 10 billion, ginawang 6.2. Itong nangangalaiti, itong Ka Eric, saka itong, ano eh, itong Badoy, sabi nila, mas mabuti pa daw nung panahon Duterte. Sige, panuorin ulit natin. Okay, Eric and Franco and Sir, no, I cannot help but remember the people that I've met on the ground, no. Yung like yung sa Las Navas, no. Ano lang isang kilometrong ano lang yon, isang kilometrong kalsada lang yon, walkway lang yon. I honestly umiyak sila nang umiyak sa akin na para ba ako nagbigay noon. Iyak sila nang iyak na they were so grateful na hindi na sila lulusong sa putik. Di ba kayo nahihiya sa gobyerno? Isang kilometro pinagsasalamatan kayo. Dapat binubuhusan yan. And our people, not our countrymen, they're very creative, napakamasipag, napaka-optimistic, they're risk takers, they're very, very intelligent, di ba? Tapos hindi natin, we're not equal, no? And then the AFP, they're nag-aalay ng buhay, ang PNP nag-aalay ng buhay, the local chiefs like Mayor Boler nag-aalay ng buhay, and there's so many people who just want this to talagang angat-iangat ang ating mga kababayan, and here you are, you're dropping the ball, no? Yes. Brother Franco? Yeah, Ma'am Lorena, kaya Eric and Sir Director Baharin, though nakita natin yung pagtapyas na yan, pero napakalinaw na wala nang laban tong CPP, NPA, and DF na to. Budget lang naman to. Though malaking tulong din to sa ating mga kababayan. Hmm. Pero wala na rin chance tong makaangat pa. Hindi, may chance sila magangat kung pababayaan ng gobyerno ito, Brother Franco. Eh, pero this will be, this will really rebound. sila nagbabanggaan tong mga to. Nagbabanggaan tong mga to. Ah? Sabi nitong naka ano, yang naka tawag yan kaki, ano ba yan? Kaki. Yang ano, yang Baharin, yung katabi nitong kalbo. Siya pinagtatanggol niya kahit paano si Marcos Jr. Sabi niya, hindi naman daw masisisi si Marcos Jr. kasi daw Senado daw ang nagdesisyon sa kakamara, kongreso. Ah, tali din daw yung ano, kamay ni Marcos Jr. Ah, pero sabi naman itong isa, yung nasa kaliwa, anyway, budget lang naman yan. Budget lang naman yan. Hindi naman makakabango na ang CPP-NPA kahit binawasan ng budget yung LCAC. Pero tingnan nyo yung reaction nitong kalbo, nitong Ka-Eric. At we have a thinking enemy. They survived for 54 years. Kasi kung hindi sila nag-iisip at walang kapabilidad dito na magsira ng bayan, they will not be Eric, within 54 years na nandiyan. 54 years. Ma'am Lorena, kaya Eric and Sir Director Baharin, though nakita natin yung pagtapyas na yan, pero napakalinaw na wala nang laban tong CPP, NPA, and DF na to. Budget lang naman to. Though malaking tulong din to sa ating mga kababayan. Pero wala na rin chance itong makaangat pa. Hindi, may chance sila magangat kung pababayaan ng gobyerno ito, Brother Franco. Eh, pero this will really rebound. At we have a thinking enemy. They survived for 54 years.
Kasi kung hindi sila nag-iisip at walang kapabilidad dito na magsira ng bayan, they will not be within 54 years na nandyan sila. Ang ibig kong sabihin, nag-iingalo, tama. Sila'y pabagsak, tama. Gumagapang, tama. Pero kung ganito ang direksyon ng gobyerno na ang socio-economic benefits ng taong bayan wala, ultimo problema sa sibuyas na smuggling hindi malutas-lutas, kakulangan sa supply ng pagkain at presyo. Ayan, parang biglang natauhan itong kalbo na to. Biglang ginawang issue yung sibuyas sa kapresyo ng bilihin. So, mataas pa rin. Di binibigyan natin ng rebound capability ang CPP, NPA, NDF para mag-recover sila sa mga lugar na ito. I'll give one example, Ma'am Marine, Brother Franco, very briefly. Barangay Katipunan, Tapas Capiz. Lugar ni Nonong Palomar. Sir Barin, gusto ko kuhanan ka ng reaction dito. Ang lugar na ito, ang CPP ay may bayan muna pa, Ma'am Marine, at mayroon pang PIDAP, Sir Baharin, ginamit ito ng CPP, NPA, NDF. Nagpatayo siya ng kalsada doon, nag-construct ng kalsada, 1.5 kilometers. Gastos ng gobyerno, pero nag-facilitate, CPP, NPA, NDF, true bayan muna. I was there nang ito'y nainagurahan na Sir Baharin sa Katipunan Tapas. Parang Diyos ang tingin ng mga taong bayan dahil sa kalsada na yon, 42 years na walang kalsada ang lugar na yon. Sir Baharin, ganito kahalaga itong mga proyektong ito na nagagamit ng ito ng CPP, NPA, NDF. Your reaction to this, sir? Ano po ang tingin niyo dito? Totoo ka dyan, kay Eric, ano? Mga kabunyog, nakakatuwa. Tama si Johnny. Sabi ni Johnny Salvidia, mga pakawalan ni Duterte ang mga yan. Ano talaga yan? Kasi kay Duterte noon, busog na busog sila. Imaginin mo naman ng mga kabunyog, ha? Noong 2021, kung hindi ako nagkakamali, 22 billion ang budget ng LCAC, panahon ni Duterte. Noong 2021 yata yun eh. Ay, noong 2019. Tapos, sumunod na taon, medyo binabaan. From 22, naging 17. Naging 17 billion. At kaagad-agad, ubos yun. Kaya yan nangangalaiti itong ka-Eric na to, at saka si Lorraine Badoy. Kasi noong panahon talaga ni Duterte, busog na busog sila. Busog na busog yan, mga kabunyog. Grabe kay Duterte noon. Talagang inubos ang pera ng bayan, binusog yung LCAC na yan. Kaya naman kung makapag-red tag, di ba, ang tindi. Oh, gaya yan. O ngayon, nangangalaiti sila kasi pinaglalaban nila kahit 10 billion na lang. Okay, inassure sila ng Kongreso. Sabi, tapos ginawa ng Senado, ginawang 5. Nag-alma sila, di ba, umalma rin si Kibuloy. O dyan, napapanood natin dyan sa SMNI niya, di ba, piniplay ko yon, galit sila. Sabi, ano daw, ito daw mga kongresista at senador na nagkaltas ng 10 billion to 5 billion, mga dapat daw managot yan. Galit sila. Nang mag-meeting yung Baycam, inayos uli, binalik uli, dahil nagre-reklamo nga yung mga ano. So binalik, ginawang 10. Tapos yung final, yung napirmahan na ng Marcos Jr., 6 billion na lang, 6 billion 300 million. Kaya galit na galit sila. Oh. Pero sa totoo lang, hindi naman nila kailangan ng napakalaking budget. Ha? Kung ang problema ay mga eskwelahan diyan sa mga barangay na sinasabing may NPA, ha? Para daw yung mga tao lumapit sa gobyerno, hindi kailangang LCAC 'yon. Ang dapat magpatayo ng mga school buildings, DepEd, hindi kayo, hindi naman kayo, hindi naman sila. Ano bang kinalaman nila sa pagpapatayo ng school buildings? Ang army dapat labanan ng NPA. Ha? Dapat ang army labanan ng NPA. Ang pagpapatayo ng school buildings, DepEd 'yan. Oh, kung kailangan magpatayo ng kalsada papunta sa mga lugar na may mga NPA para ang tao mapalapit sa gobyerno, oh, DPWH ang magpatayo niyan. O kaya yung local government unit, yun ang magpatayo niyan, hindi LCAC. 'Di ba? Bakit ba gusto niyo sa inyo idala yung pera? Kung ang gusto niyo, kung ang proyekto ay pagpapatayo ng mga eskwelahan, DepEd 'yan. 'Di ba? Dapat DepEd. Ano bang kinalaman ng LCAC? LCAC 'yan eh, task force lang naman 'yan. Hindi naman yan ano ng gobyerno, hindi permanenteng opisina, kaya ang task force eh. Tapos ang laki-laki ng budget, yun ngang mga permanenteng opisina ng gobyerno, pahirapan magkaroon ng budget. Oh, tapos yung LCAC, hindi naman opisina yan na permanente, wala yang maayos na auditing. Oh, kasi task force lang yan. Oh, ngayon, nangangalaiti sila kasi ginawa na lang from 10 billion, ginawa pa lang 6 billion, kaya galit na galit sila. Oh, pero sa totoo lang, tama lang yun. Sa punto na yan, tama yung ginawa ni Marcos Jr. Dapat nga 2 billion, dapat nga 1 billion lang yan. Di ba? Mga kabunyog,
Kaya nangangalaiti itong sila Badoy. Wala naman na sila, tama naman yung comment dito. Ha? 'Di ba? Masyado silang apektado, sabi ni Mary Jean Zidane. Wala na sila sa LCAP. 'Di ba? Bakit ba mayroon ba silang mawawala sa kanila? Oh, sabi ni Dukab Haiglo, bakit kayo nagagalit, Kalbo? Eh, wala naman na kayo sa LCAP. Huwag kayong mag-alala. 'Di ba? Oh. Alam niyo mga kabunyog, natatawa ako ba? Natatawa ako sa mga ito. Pero anyway, yan, biglang ni-raise ni nitong Kalbo, nitong Ka-Eric yung issue ng sibuyas. Sa sobrang galit kay Marcos, natauhan, nire-raise na yung issue ng presyo ng mga bilihin. Kapis. Lugar ni Nonong Palomar. Sir Barin, gusto ko kunan ka ng reaction dito. Ang lugar na ito, ang CPP ay may bayan muna, Pamnonorain. At mayroon pang PIDAP, Sir Baharin. Ginamit ito ng CPP, NPA, NDF. Nagpatayo siya ng kalsada doon, nag-construct ng kalsada, 1.5 kilometers. Mm. Gastos ng gobyerno, pero nag-facilitate CPP, NPA, NDF, through bayan muna. I was there nang ito'y nainagurahan, Sir Baharin, sa Katipunan Tapas. Parang Diyos ang tingin ng mga taong bayan dahil sa kalsada na yon, 42 years na walang kalsada ang lugar na yon. Sir Baharin, ganito kahalaga itong mga proyektong ito and ang nagagamit nga ito ng CPP, NPA, NDF. Your reaction to that for 54 years? I met on the ground. No? Umiyak sila. No? And then Baharin, kay Eric and Sir Director Baharin, though nakita natin yung pagtapyas na yan. Pilay pabagsak, tama. Gumagapang, tama. Pero kung ganito ang direksyon ng gobyerno na ang socio-economic benefits ng taong bayan wala, ultimo problema sa sibuyas na smuggling hindi malutas-lutas, kakulangan sa supply ng pagkain at presyo mataas pa rin, edi binibigyan natin ng rebound capability ang CPP, NPA, NDF para mag-recover sila sa mga lugar na ito. I'll give one example, Ma'am Maureen. Brother Franco, very briefly. Barangay Katipunan, Tapas Kapis. Lugar ni Nonong Palomar. Sir Barin, gusto ko kunan ka ng reaction dito. Ang lugar na... Anyway, tapusin na natin ito mga kabunyog. Sama si Sebastian Sartin Gonzaga. Marunong pa sila sa presidente. Ito naman sabi ni Ricardo Cortiza Sr. Inso, nasa kuha ka ba? Nag-audit ka ba? Ipakita mo yung report mo. Hindi mo ba alam? Hindi ka ba nakakasubaybay nito, Ricardo Cortiza Sr.? Ang kuha na mismo ang nagsabi. Ang daming questionable dyan sa LCAC na yan. Ang daming questionable. Kaya nga yung Senado, tinapyasa na yan from 10 billion to 5 billion. Bakit? Ang unang issue, ang daming projects na nasimulan, hindi naman natapos. Bakit kukuha daw ng napakalaking pondo, hindi nga ma-implement ang mga projects, sinisimulan lang pero hindi naman natatapos. O, di ba? Kaya ang daming issue dyan sa LCAC na yan. Ha? Kaya alam nyo, ano yan? Tama lang yung ginawa na yan ni Marcos Jr. doon sa punto na yan, kung tinapyasan yan, okay lang yan. Dapat nga, mas sobra pang tinapyasan eh. Kasi kailangan ng pera ng taong bayan. Kaya lang, bakit ba nangangalait itong sila Eric saka itong ka-Eric na ito at saka Badoy? Anyway mga kabunyog, na ano lang tayo kasi napansin natin, galit na kay Marcos Jr. itong sila ka-Eric na to ng LCAC. Kaya sabi ko, ipakita ko nga ito sa mga viewers natin. Alam nyo naman tayo. Ngayon, sasabihin naman nila dyan, tayo na naman ang nanggagatong. Ano naman tayo manggagatong? Bakit? Ma-influensya ba tayo dyan kila Ka-Eric na yan at Badoy? Hindi naman tayo nanggagatong. Nagre-report lang tayo kung anong nangyayari. Tapos pinag-uusapan natin, di ba? Kaya alam nyo, ang ating kasing mga ano, tayo kasi, ano lang tayo, fair lang. Kung anong nangyayari, balita natin, pag-usapan natin. Hindi naman tayo nag-fake news, di ba? Sige mga kabunyog, mga kababayan. Paki-share nito, mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halika na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas, ang bunyog isisigaw. Bunyog.